Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa panibagong insidente na naman ng oil spill at sa Bataan na naman. May namataan muli ang mga otoridad na pagtagas ng langis sa bayan naman ng Maribeles matapos may tumagilid na panibagong barko sa naturang lugar. Live mula sa Maribeles, Bataan, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, ang unang napabalita ay sinasabing cargo vessel yung sumadsadyan. Paano nagkaroon ngayon ng oil spill? Oo, kabayan, no? Napuntahan nga natin itong tinatawag nilang Marine Vessel Nirola 1. No? Ito nga ay sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat dito sa Maribeles, Bataan. At ito yung dahilan kung bakit may langis ngayon ang tubig sa paligid nito. Magkasamang pumunta ang National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at Bureau of Customs palapit sa Marine Vessel Nirola 1 na nakatagilid malapit sa baybayin ng Maribeles. Habang papalapit sa barko, langhap na ang matapang na amoy na masakit sa ilong. Senyales na may iba na talagang sumisingaw. Pag-akyat sa barko, nakita nating may dalawang tanker na nakatumba. Iba na rin ang kulay ng tubig sa bahaging natagpuan ng tanker. So ito na yung ibabaw ng MV Nirola 1. Makikita mo nga itong likod ko, nandyan yung mga tangke ng mga bunker fuel na tumaob na punsod nga ng pagkakasadsad nito dito sa may Maribeles, Bataan. Ang pinangangambahan ng otoridad ay pag tumaas yung tide, papasok yung tubig dito at lalabas naman sa karagatan o sa tubig yung langis. At medyo concerning na nga siya dahil dito sa aking likod may traces na, no, ng oil sa tubig sa dagat. Base sa impormasyon mula sa otoridad, July 23 umano sumadsad ang Nirola 1 pero lumipas pa ang ilang araw bago ito na i-report. Wala rin nagki-claim sa vessel na ito at wala rin umanong distress signal. Ang nakakagulat pa ay wala ring natagpo ang tripulante sa Nirola 1. Sinubukan na rin ng taga Bureau of Customs na kumuha ng sample mula sa tanker para makumpirma kung anong klaseng langis ang kaganito. Pero hindi ito natuloy dahil hindi pwedeng basta-basta butasin ang pinaglalagyan nito sa pangambang magdulot ito ng pagkalat ng langis. Inaalam sa ngayon ang iba pang detalye tungkol sa barko at kung anong ahensya ang hahawak sa kasong ito. Sa kabila ng panibagong insidente na ito, sinabi ng Philippine Coast Guard na nakatuon pa rin ang kanilang mga tauhan sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan na may dalang mas mabigat na uri ng langis. Nirola una po contains ay diesel fuel oil. Diesel fuel oil is considered to be a light type of oil which can dissipate kapag po nasa dagat na po siya by natural weathering. So meaning po sa init ng araw, alon, nawawala po siya. But we do not say na hindi po natin ito inaaksyonan. Kabayan, dahil nga dito na ang malinaw ay magiging dagdag na naman sa isipin ng iba-ibang ahensya itong nangyari sa Maribeles, Bataan. Abala na nga sila, no, doon sa nangyayaring oil spill dyan sa Limay, punsod nga ng marine tanker Terra Nova. At ito naman ang kanilang dagdag na kailangan pagtuunan at aksyonan talaga sa ngayon. Kabayan. Rafi, napapansin ko at nandiyan ka naman, napansin mo rin ba na kalawangin na ang naturang barko? Tik-tik kalawang na. Oo, kabayan. Actually, sa pinag-uusapan nga rin yun, no, ng mga tao na ating mga kasama, kahit yung mga taga-ibang ahensya, no, sinasabi nila na dahil nga kalawangin ito, ay tila hindi na to seaworthy. Kaya malaking palaisipan din kung saan talaga nagpunta yung tripulante. At sila rin, no, yung magiging malaking tulong para malaman kung saan nang galing itong MV Nirola 1, kung gaano karami yung oil na o langis na dala nito at kung anong klase at saan ito papunta. Kabayan. Kaya ang malaking question, bakit iniwan ang mga tripulante? Ano ang dahilan? At bakit yan ay patuloy pang naglalayag samantalang kalawangin na dapat ay tiningnan muna ng Philippine Coast Guard? So ano ngayon ang gagawin dyan, Rafi?
O kabayan, sa ngayon ay nandito lang siya kanina nung pagbalik natin no, galing dun sa mismong Mirola 1 ay nag-uusap-usap pa yung mga ehensya no, kung sino talaga yung magli-lead nito, kung kanino mapupuntang custody no, itong MV Mirola 1 at sa mga susunod na araw, hopefully tomorrow, ay mas maging klaro na kung anong ehensya talaga yung magli-lead nito at kung ano na yung mga susunod na aksyon dito sa Mirola 1 dahil malapit lang din ito no, sa mga barangay at may mga komunidad doon sa mga sa area kung saan malapit sumadsad itong Mirola 1, kabayan. Ang problema kasi ay busy pa sa Terra Nova ang ating mga kagawad ng Philippine Coast Guard. Actually, hindi nga yata na sip-sip ngayong araw na ito na dapat na nakaschedule. So, hindi pa rin sila makakapag-action dyan kung sakasakali na Philippine Coast Guard ang may custody sa naturang barko. Correct, kabayan, no, dahil nga malaki masyado no yung oil na o yung langis na nandoon naman sa marine tanker Terra Nova, kaya yun din yung concern ng ibang mga residente sa mga barangay malapit naman dito sa MV Mirola 1, kabayan. Maraming salamat si Rafi Busano live mula sa Bataan. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.